Thank you. First, Isa Calzado. Miss Isa, kwentuhan mo naman kami ng character mo dito sa Tagpuan. Hi, ako dito si Agnes, ex-wife ni Alan sa kwento na pagkatapos siguro ng ano, yung alam mo yung nagkaroon ka ng marriage na medyo empty, baka hinahanap yung sarili niya. Hindi ko alam kasi kung hanggang saan yung pwede kong i-reveal dun sa storyline namin ni Alan dito. But so hinahanap ko ang sarili ko sa New York at sabi na nga ni Alfred kanina, 5 years na kaming hiwalay dito. At minsan, di ba, parang meron tayong hinahanap kasi sobrang nadurog na tayo. So we're slowly picking up the pieces of our lives. And muli magtatagpo ang aming landas. Hindi natin alam kung ang pagtatagpo bang yon ay para ituloy ang kwento o isara ang kwento namin. Yes. Yan ang buksan na panibagong kwento. Yan, ganun. Yan ang mga dapat. Sorry guys, nasa kotse. Pero, multitasking. Oo. Thank you, Ms. Isa Calzado. Of course, at this point, simulan na natin yung ating meaningful afternoon ngayong hapon dahil nga naman mas malalaman natin kung tungkol saan nga ba ang pelikulang ito. Kaya naman simulan na natin yung ating question and answer portion kasama, of course, ni Albert Abelido ng Chicanas Avenue. Pero bago ang lahat, gusto lang po namin kayo imbitahan na mag-chat lang po kayo sa chat box natin kung gusto niyo po magtanong or kung next po kayo magtatanong or kung may question po kayo at hindi niyo po maitanong, pwede niyo pong i-type dito po sa ating chat box. Maraming salamat po. Albert, hi! Magandang buhay ang bati ni Albert. Hey, mabuhay! Sorry, I cannot open the video. Hindi ako allowed. Baka IT natin, si Laura, baka pwede natin siyang... Ayan na, okay na. Okay, hey, mabuhay, congratulations. Finally, mapapanood na namin yung Tagpuan. Nandun ako nung vlog ko on last March ata yun or Feb. And unfortunately nga, dahil sa mga ganap, ganyan. But yung first question ko is... this movie was made in the premise na walang pandemic. But now that we are in this kind of situation, why do you think this film is still relevant and will somehow affect us na affected ng pandemic? Maybe the question is for everyone. Sagutin ko. Pwede yes. Ako sumagot. Okay, pa direct. Yes, direct. Lahat ng nagaganap sa buhay natin ngayon ay relevant. Lalo ng pandemya. Lahat yan relevant. Lahat ng konting victory, lahat ng struggles, lahat yan relevant. Ngayon, pagdating sa Tagpuan, ang pandemic ginawa tayong mas reflective sa buhay. Dahil sa pandemic, na-assess natin ang maraming bagay na dati nating nakaliligtaan lamang, di ba? Mas naging introspective tayo, mas nag-value tayo ng mga mumunting bagay na dati tinatalunan lang natin o hindi natin pinapansin. Ang Tagpuan is a movie that is reflective. Ang Tagpuan goes inside. More than the external, Tagpuan is internal. It tries to assess a lot of things. Sa panahon ng pandemya, pagkatapos nating makakuha ng konting equilibrium, konting stability sa mga pangyayari, nagsimula tayong magtanong tungkol sa mga bagay-bagay na mahalaga sa atin. Ire-relate ko ngayon ang Tagpuan doon. Ang Tagpuan asks a lot of very basic questions na hindi natin tinatanong. Pag masaya ang pag-ibig. Kunyari, pag nagsasabi, pag nagsasabi tayo na mahal kita at paliligayahin kita, lagi natin sinasabi yon o lagi natin naririnig yon. Ang basic question is, anong standard mo ng kaligayahan? Kaninong kaligayahan na standard ang susundin mo? Dun sa mahal mo o dun sa sarili mo?
nakakasiguro ba tayo na pag pinaliligaya natin sila, totoong lumiligaya sila o mas lumiligaya tayo? Basic questions, di ba? Pag sinasabi natin, aalagaan kita, kinoconsider ba natin yung mga pamamaraang kailangan nila sa pag-aalaga o yung sa tingin nating makabubuti sa pag-aalaga sa kanila? Itong ibig sabihin ng Tagpuan, it asks the basic questions that we never asked, lalong-lalo na pag masaya na tayo sa pag-ibig. Paano pag mahal pa rin natin tapos-tapos na yung romansa? Hanggang saan tatagal ang pagmamahal na yon nang wala ng romance? O pag iniwan ka, tapos na ba ang pagmamahal? Automatic na ba yon? Ako, I've always said, ang lagi kong paniniwala, the greatest tragedy in life is pag may nagmamahalan, tapos hindi sila nagkakatuluyan. O pag may nagmamahalan, tapos naghihiwalay sila sa mga factors na hindi nila hawak. Kasi ang basic premise ko lagi, ang basic premise ko sa buhay is that love doesn't exist in a vacuum. Ang love is subject sa mga forces na nakapaligid sa atin. Kung paano tayo pinalaki, kung anong tingin natin sa pagkalalaki natin o sa pagkababae natin, meron bang halaga ang role playing, ano ang economic forces, ano ang socio-economic forces, lahat yan pumapasok pagdating sa pag-ibig. Pag nagmamahal tayo, hindi natin naiisip lahat yan. Pero pag nakalubog na tayo sa pag-ibig, hindi natin alam itong mga factors na ito ang nagdidikta. So relevant ba ang Tagpuan sa pandemyang ito? Relevant siya pandemya o hindi? Kasi tungkol ito sa puso natin, tungkol ito sa utak natin, tungkol ito sa values natin. And lastly, I would like to say na in this current state that we are in, everybody's struggling. Lahat ng emotions valid. Lahat ng struggles valid. Lahat ng victories, no matter how small, valid. Yun ang sa tingin kong isa sa mga natutunan ko ngayon. Hindi na ako pwedeng mag-negate ng damdamin ng kahit na sino at lalong hindi ko pwedeng husgahan ang pinagdadaanan nila. Kung noon hindi pwede, mas lalo ngayon. Kasi the struggle has become graver and more real. Yun ang sagot ko. Thank you. Thank you. Thank you so much, Direk. Very comprehensive. And in fairness, mas nag-iba yung pagtingin ko dun sa movie na may mas malalim talagang basis kung ano yung istorya na to. Albert, nakita ko yung reaction mo dun sa yung sinabi ni Direk na may mga bagay tayong hindi tinatanong, ano yung mga hindi tinatanong natin pag na-in love na tayo. Correct! Mo, Albert, bakit kaya? Siyempre, we're so overwhelmed with love. Masyado tayong clouded. Anyway, how about Sir Alfred, ang Shaina, any inputs? Yeah, ako copy-paste ko na lang yung sagot ni Direk. Pero on top of that, very relevant to until now because kahit sinong tao, if you have experienced pain, if you've experienced passion, reconciliation, and rejection, and asking yourself the question of life's ultimate meaning, makaka-relate bawat isa rito. So meron tong resonance, especially this time of COVID. This is a really masterpiece. And ako ang marami siyang kinukwento, hindi lang about the love story naming tatlo, but also about the bigger picture, the diaspora, the Filipino people, second chances, third chances, fourth chances. And siguro ang magandang re-release dito sa film is that it encourages us to reflect more within. Diba? Kasi ngayon sa panahon ng pandemic, parang gusto natin external lahat ng reflection natin. O, mali ito, mali yan. Itong ganito dapat. Pero dito sa Tagpuan, na-realize ko as an actor and a producer and while doing this film is that, wow, and after watching it, sabi ko, wow, it gives us to reflect and look at the mirror and reflect internally. So, think ko, napakalaking bagay, especially now during the pandemic. Thank you, Congressman. Shaina. Ako naman, I think it's very relevant kasi we're in a season of parang uncertainty.
diba? Like, hindi natin alam kung, et actually, itong buong taon na to, isang season of uncertainty siya, hindi natin alam kung saan niya tayo nadalhin. And I'm so sure that at one point this year, tayong lahat, bilang tao, we felt lost. Baka nga yung iba, hindi pa rin sila nakakakuha ng answers. Like, hindi pa rin nila alam kung ano mangyayari bukas, next week, next month. Yung characters namin, ako, well, si Tanya in particular, like what I said, she's a lost soul. And gaya ng tunay na buhay, diba, there are people na dumadating sa buhay natin. Others are there to stay, but others naman, dadaan lang sila to teach us a lesson. And I think makaka-relate kayo kasi yung character ni Tanya, somehow, mahahanap na yung bits and pieces of answers with the presence of Alfred. And si Alfred naman with the presence of Tanya and Miss Isa Calzado, parang mas mahahanap rin yung bits and pieces. And like what they said, na parang ang hirap kasi i-classify ng movie na to sa isang genre lang. Kumbaga parang hindi mo siya masasabing love story, hindi mo rin siya masasabing drama lang, hindi mo rin masasabi na comedy lang. Para siyang tunay na buhay, di ba? Little bit of everything. Ayun, so I really think na kumbaga marirealize ng viewers. Ako kasi when I was doing the film also, for my own personal experience, di ba, when you're younger, hanapin mo yung sarili mo, hanapin mo yung sagot, magta-travel ka. Ako, na-try ko na yan, lumabas na ako ng bansa, nagpunta na ako sa Europe, at kung ano-ano, nag-travel mag-isa, only to realize na the answers na hinahanap ko are within me. Doon ko lang pala sa sarili ko matatagpuan, and hindi sa external factors, hindi sa pagbabiyahe, hindi sa ibang tao, kundi nasa sarili at nasa puso at isipan ko lang pala. So I'm so sure na makaka-relate po ang ating mga manonood sa aspeto mo. Thank you Shaina. And last question ko na lang is siyempre, yung journey naman natin is hindi natatapos, di ba? Hindi natatapos hanggat hindi tayo matutugi. Ganyan. So, while we are at your journey in your life right now, sino or ano ang gusto nyong makita sa Tagpuan? Ayan, simulan naman natin ang pagsagot sa question na yan kay Miss Isa Calzado. Hi, Miss Isa. Ayaw marinig ni Albert ni ang sagot. Sorry, ko. So, hindi niya ako tinanong. Kasi akala ko pumasok na po kayo. Dun sa ABS. Andito lang ako. Ah, okay. Sorry. Anhin ko na lang. I'll hit two birds with one stone. No, kasi everyone else gave an amazing answer. And how is this resonant during this pandemic, this season, is totoo eh. Sinabi ni Direk Mac yun, we've become reflective, even more introspective. Lumabas kasi kung ano ang mahalaga para sa atin. Ano ba ang nagpapasaya sa atin? The few things, the few people, doesn't have to be grand things, it doesn't have to be grand moments. Sinabi ni Shaina, ang pagiging lost ng mga characters, diba? We're all kind of lost souls, searching for meaning. And yes, I guess marami sa atin ang naka-experience yan ngayong pandemya. And I think one of the ways for us to not feel lost is to find a sense of purpose. And feeling ko si Agnes, sana by the end of the film, mas magkaroon na siya ng sense of purpose. Although hindi pa malinaw sa kanya, parang may ganun eh. And sana humanity, diba? Collectively and individually, we all realize what we were put on this earth for. And I think that's why this is relevant. I mean, this story, Tagpuan, this film is relevant in this season. May I ask you, Albert, to
to ask that question number two again. Sorry, kasi nandun pa ako eh. Yeah. Nandun pa siya. Ano yung question number two? Yeah, yung second question ko po is, as we sail through our journey in life, ano or sino pa yung gusto niyong makita or malaman doon sa Tagpuan? Nang buhay? Personal kong buhay? Yes, personal yung buhay. Ay, alam mo, napakarami pa, kapatid. Kung, di ba, hindi ko nga maubos maisip ano, sino. Siguro sa akin, isang araw gusto ko matagpuan ang anak ko. Di ba? Di ba? Na magtagpo kami, na pag binayayaan ako ng Panginoong Diyos, matagpuan ko ang pagiging isang ina. Pero, one thing is for sure, you can make all the plans that you want to plan in life, all the goals that you want to set, but it is really God's plans that will, kumbaga, will unfold. Kaya parang, ang ano ko na lang, ay kung saan ako dadalhin ng buhay nito, kung sino ang matagpuan kong makakatulong sa akin para sa aking growth, ay sana ay dumating sa buhay ko. At sana matulungan namin ang isa't isa. Kasi in this life, hindi lang naman ikaw, di ba? Andito ka rin para sa ibang tao, para sa ibang nilalang. So, yun. Thank you. Thank you, Miss Isa. How about the others? Sir Alfred, kayo po, meron pa po ba kayong gustong makita or ma-meet sa Tagpuan? Sa Tagpuan ng ano, ng sorry, sa Tagpuan ng buhay, parang ganun ba? Or... Opo, sa Tagpuan ng buhay. Siguro in the context of ngayon, 2020, gusto natin na matagpuan ang, kasi sobrang daming challenges ng 2020. Ako personally gusto kong matagpuan ang hope for everyone. Sana mas magkaroon tayo ng pag-asa this coming year and matapos na natin itong 2020 with a bang. Tapusin na natin yung mga hindi magagandang nangyari ng 2020. Tapos i-end natin yung 2020 by watching Tagpuan. Pero yun lang, basically gusto ko yung to find hope for everyone, di ba? Para sa ating lahat kasi it's been a very, very challenging time for us. Thank you. Thank you, Kong. Shaina? Yeah. Ay, okay na ba? Well, ako, ang gusto kong matagpuan pa sa buhay ko, marami pa. I think this year has definitely stretched me as a person, ang aking pag-uunawa sa buhay, ang aking appreciation in life. And kumbaga parang nag-reassess ka kung yung dating mga hinahangad mo, yun pa rin ba talaga yung nagmamatter sa'yo ngayon? Dahil parang this year has really forced all of us to realize what truly matters, di ba? Yung akala natin na, ay, kapag ka nagkaroon ako ng ganitong trabaho or kapag may ganito akong pag-aari, magiging masaya na ako. But this year has really made us realize so many things that it's the simplest things pala na yung pinaka-importante sa atin na meron tayong kahit pa paano komportabling matutulugan, meron tayong makakain 3-4 times a day and we are safe, alive, and healthy above all. So sana yung faith noon, yung stretch na faith sa akin, gusto ko na madala hanggang 2021. Kasi honestly, marami akong naging plano. Marami tayong idealistic ka eh, di ba? Especially when you're younger. Gusto mo by this age, ganito na mangyayari. By next year, dapat ito na yung mangyayari. But it only makes you realize na hindi mo hawak ang buhay. And so I will just keep the faith and just keep moving forward.
And gaya ng prayer ko for even for the longest time na for me to be able to discover my life purpose. Na hindi lang ako nagsaserve para sa sarili ko, pero kundi rin para sa mga tao na nasa paligid ko. And kapag ka nangyari yun, I'm already, kumbaga, a sense of me will always be, will always feel fulfilled kapag ka siguro in line na ako sa life mission ko, if that's what you call it. Thank you, Shaina. And last direct, anything that you can share? Okay, hindi. Simple lang ako. Matanda na ako eh. Malapit na ako maging senior citizen. So, I've been blessed. My entire life, I've been blessed. Maraming mga dakok, maraming mga dapa. Pero overall, I've been blessed. At ang isa sa mga natutunan ko sa buhay is, lagi ko sinasabi ito pag nag-shooting ako, Alfred, this is my favorite quote, the universe is fair. Ang kailangan lang natin gawin, ay gawin ang dapat natin gawin. So the universe is fair. Kaya gusto ko yung sinabi ni Isa, God's plan. The universe is fair because we will always get what we deserve. And what we deserve is always within God's plan. At ang God's plan, lagi yung pabor para sa atin. Never yan hindi naging pabor para sa atin. So, ako, ano ang gusto ko ngayon? I think na-define ko na kung anong gusto ko sa buhay at my age. Alam ko na kung anong mga bagay na importante. Sana lang. Kasabay ng pagpapasalamat ko sa lahat ng mga biyayang natanggap ko, na okay ang pamilya ko, maganda ang relasyon ko, my only child is doing very well, the people I love are okay, healthy, and safe. I hope mag-continue yun. Yung purpose ko, gusto ko yung sinabi nila, yung purpose sa buhay, what gives my life meaning? At yun, at my age, ang tutunan ko rin, nabubuhay tayo hindi para sa sarili. Nabubuhay tayo para magsilbi sa iba. I think bahagi yan ng greater purpose. At ang pagsisilbi sa iba ay maraming pamamaraan. Ang isang malaking pamamaraan niyan ay gumawa ng mga pelikulang sa tingin ko makabuluhan. Gumawa ng mga bagay na sa tingin kong makakatulong o makapagsasabi ng katotohanan. Huwag makadagdag sa ingay, huwag makadagdag sa gulo. At meron akong mga kaibigan at kakilala na they're in their 70s, and when I talk to them, ang sarap ng silang pakinggan kasi fulfilled ang buhay nila. Asawa, sa pamilya, at 70s, may purpose pa rin ang buhay nila. My mom is 83. And knock on wood, she's doing great. So yun yung gusto ko. At the end of the day, it's all about purpose and meaning. And accepting that the universe is fair. Kahit minsan nakalugmok ka na, chill ka lang, relax ka lang dyan. Lahat yan may dahilan. Lahat yan makikita mo ang bigger meaning. Pag natapos na yan, lahat naman ang nangyayari sa buhay natin, face lang eh. All things will come to pass. At, sorry, ayoko maging sentimental kasi Pasko. Kakaibang Pasko to eh. First time kong magpasko na ganito. Tayong lahat ganito. First, one of the few times na hindi ko kasama ang pamilya ko. Kasi ang pamilya ko ay nasa ibang bansa na usually pinupuntahan ko. Kaya lang nagre-reflect ako. Siguro panahon na para minsan ilagay muna natin sa likod natin ang kinagisnan nating pagdiriwang ng Pasko. Doon muna tayo sa essence. Diba? The first letters of Christmas is the story of kaligtasan. It's Christ. Let's focus on that. And that will help. Pag nag-focus tayo doon, that will help a lot. I don't want to sound preachy, but in the end, it's not about being preachy. It's about the truth. Diba? Go to the essence and everything will be alright. Maybe mahirap para sa iba. Maybe mas madali para sa iba. Pero sa equation ng universe, ng divine universe, iba ang pananaw noon sa pananaw natin. Diba? Let's just, ako, kwan talaga ako, Alfred, di ba? The universe is fair and it will always be fair. Thank you, Salamo, for entertaining my questions. All the best po sa movie. Thank you. Maraming salamat, Albert. And of course, gusto natin i-acknowledge ang mga press na nakasama pa natin ngayon. Humabol sa atin, sinas
Ray Pumaloy, hello! Ayan, at syempre, gusto natin mag-hi kay Stan Riz, kay Salve Assis, hello, good afternoon sa inyo. And at this point, tanungin naman natin si Tito Nestor Quartero kung sa kanyang mga questions. Hi, Tito Nestor. Hi, good afternoon. Hi, everyone. Hi. Alfred, let me start by asking you, yung it's parang off the bat, no, na at this point, di ka naman malungkot, wala ka naman ng ganit, wala ka naman dun sa, you're very successful in all aspects of your life, and yet you come up with a film about loneliness. Was there ever a point in your life na feel mo lost ka? Kasi sabi dun sa, ang isa sa mga premise ng pelikula ay yung moments of loss ng isang tao na feeling ganito ang kanyang character. Was there ever a moment in your life you felt lost? Yes. Hi, Nestor. Thank you very much. Yes, definitely. And frequently in the past few years, and after graduation, we always ask ourselves, siguro in particular, parang parehas kami ni Shaina eh, meron kaming once a year na solo na soul searching. Mm-hmm. Naalala ko, kakwentuhan ko si Shaina tuwing birthday niya yung ginagawa eh. Tsaka hindi siya mga party-party. Ako naman mga, ganun din, mga backpacking. Ganon. Pero in the context of that question, kasi ako, I believe, I'm part of the two most difficult industries to work in. Yan yung entertainment, showbiz, at saka yung di ba, politics. So, kailangan talaga dito medyo matibay ka, at saka you know how to handle adversity, and you know how to Pero, it doesn't mean na you know all the answers, di ba? Kasi sometimes, most of the people, when they look at the mountain, they only see the peak. Di ba? Nakikita nila yung tuktok lang, pero they do not see the actual mountain to climb. Diba? Mm-hmm. Pero for me, yung journey eh, yung mountain to climb. And ayun, for example, at one point in my life, I was doing well in my showbiz career, full-time actor. Mm-hmm. Pero I was very satisfied. Ang ganda ng kita, tapos may merong kang fame, fortune, diba? Secured. Yeah. Ganda naman yung career na nakalatag for you. Pero I was just satisfied and I wasn't really fulfilled. So I tried public service, tapos nahanap ko yung fulfillment doon when I became counselor, tapos ngayon I became congressman. So kailangan, you have to take the journey. So isa yun sa mga major decisions ko sa life ko na I feel I was really lost. Kahit mayroon ako movies, may commercials, may television, parang I wanted to yung kung sino talaga yung gusto ko sa buhay. Tapos ito talaga yung for me, this is my cup of tea, my public service. And hindi naman ako mapupunta dito kung hindi naman ako ng showbiz, admittedly, di ba? Kung hindi ako naging actor. So, isa yun sa mga matitinding reflections ng buhay ko that I really felt lost at one point right before deciding to enter the field of politics. Ngayon, at this point, meron pa bang ganitong moment sa buhay ng isang Alfred Vargas? So you still feel sometimes that you get lost? Yes. Oo, kasi minsan nga, kasi I just turned 41. 41 years old last October. Sabi ko nga sa sarili ko, may midlife crisis na yata ako. So baka hanggang 80 years old na lang ako. Pero we ask these questions as a father, di ba, as a family man, paano mo babalansihin? Tapos, especially this pandemic, nung umpisa, I really felt very lost. Anong gagawin ko as a father? As a husband, anong magagawa ko as a public servant? Tapos ito, may nakabitin tayong pelikula na hindi pa napapalabas kasi canceled daw yung summer film festival. So in all senses, business sense, artistic sense, political sense, saka personal family sense, I really felt lost. Pero as this pandemic unfolded, I found myself again. And that's why right now, sobrang nakaka-relate ako sa pelikula kasi the pelikula is not about the outcome. It's about the journey. So, para sa akin, yun, siguro sa mga tao dyan feeling lost, okay lang yan because everyone else is also feeling lost. Pero importante, you take the journey. Kung hindi, you will not arrive at your destination. Yeah, thank you. May I ask Iza? Hi.
Hi, Isa. Ganda noon, pare. Kung, ganda yeah. Na. Nalala ko yung mga conversations hi, Peter natin sa New York. Eh. Hi. Grabe. I know. Yeah. Tita Isa. You're, we always find you on TV and the movies, no? So the yung loneliness, how do you cope with it? Does it ever show in your subconscious or in your conscious mind? How do you deal with loneliness? What a question. I was not ready for that. I think loneliness, parang aliquid, sometimes sadness, loneliness, I think it comes in waves, diba? Parang pwede kang punong-puno ng tao sa paligid mo, pero pwede ka pa rin malungkod, pero pwede kang mag-isa, pero masaya ka. Diba? May ganon. How do I deal with it? Ano kasi ako eh, I'm very expressive, and I cannot hide what I feel. Yung parang, if something is inside me, I have to really face it. Yung, if I need to cry, I will cry. If I'm mad, if I have to scream, I will scream. Alam mo, ganun talaga. Yung, I have to get it off my chest. That's the kind of person I am. Not saying that that is right or wrong. Who's to say, diba? That's how I am, and that's who I am. And yes, I have been lonely. I've lost so many people in my life. And it's hit me several times. And I think the first thing you have to do is acknowledge what you're feeling. And try to see. Ako talaga lagi akong babalik sa ano yung gratitude. Kung ano man tong negative feeling. It might not just even be loneliness eh. Parang kahit anong negative emotion, pag pumalik ka sa gratitude, kung anong meron ka, hindi lang material na bagay, actually it's mostly non-material stuff that will make you truly grateful for the life that you have. Then you just go one by one. It could be as simple as, oh, today I made another human being smile. And you know, that connection that you made with that other human being, makes you feel that you're less lonely. Ganyan. I think I get that's just how I deal with life in general, not just loneliness. Thank you. Thank you very much. Thank you, Alfred. Thank you, Tito Nestor. Thank you. Maraming salamat po, Tito Nestor Quartero. Of course, maraming salamat po sa inyong mga questions. Again, sa mga press po natin, may hinahabol po tayo, may mga time limits lang po tayo today. So, sana pa ilimit po natin to one or two questions lang po ang inyong mga questions. Next natin ay si MJ De Leon from glitz.ph. Hi, MJ. MJ? Mapapagalaw mo ba ang baso, MJ? Alright, balikan natin si MJ maya-maya lamang. Punta naman tayo kay Sir Junardo. Hi, sir. Hi. Ano hapon? Good afternoon po. Ano ka lang si Shaina? Shaina? Hello po. Your first time to work with Alfred at Puring-Puri kanya sa iyong performance. Yeah. How do you feel about it and your experience with Alfred? Raksyo, Puring-Puri ka ni Alfred sa iyong performance because nga adventurous. How do you feel about it? Well, syempre po, nagpapasalamat tayo na na-appreciate tayo ng mga katrabaho natin. And hindi ko tatanggalin yung fact na this movie po is a movie na hindi ko naiisip na tanggihan because it's a Ricky D script. And minsan lang po dumating sa buhay ng isang artista ang ma-offeran na gumanap ng isang character ni Mr. Ricky D. So of course, it's such an honor. And ako po yung tipo ng artista na I always look forward to working with different actors. Kumbaga, isa po talaga yung collaboration for me. Naniniwala ko na bawat artista na katrabaho ko po, kung ano yung bigay nila, magiging iba rin po yung bigay ko dahil sa generosity nila. And isa hong generous na actor si Mr. Alfred. And he really took care of me maski off cam. Dahil po bumabiyahe kami dito,
kumbaga kapag napanood nyo po yung mga scenes na sa Hong Kong yung mapapanood. Sa Hong Kong po talaga namin sinute yun. And yung mga scenes nila ni Iza, sa New York din talaga sinute. So, having a producer like Alfred, kailangan natin ng mga producers na katulad pa po niya. Oo naman, it's a concern na parang hinaharap ng isang producer na sana kumita, you know, box office. Pero po, yung makahanap ka ng producer na gustong gumawa ng pelikula, pelikula na may kabuluhan, yun ho ang kailangan po natin dito sa industries. Kaya nagpapasalamat ako, of course, dahil to be very honest, marami namang ibang artista na pwede nilang i-offeran ng character na to. But they chose me. And so, yun po yung pinaka, isa sa mga malaking pressure sa akin. Because at the end of the day, gusto ko po na parang kapag napanood na nila yung trabaho na ginawa ko, masasabi nila na, ah, okay, so we made the right choice. Na si Shaina yung pinili natin. Ayun po. It's different. It's kumbaga parang first time rin po na mapanood ako with Mr. Alfred Vargas. Bago po siya sa akin at bago rin po siya sa manonood. Kaya po sana po magustuhan nila. Okay, last question. I hope you don't mind. You're working with Jan Lloyd again? We worked together po. Love Diaz film. Nag-cameo po ako and I'm not so sure kung kailan po ipapalabas yun. Pero cameo pa lang po yun. And the movie po talaga na dapat pagkatrabahuhan po namin ay na-hold because of the pandemic. So hindi siya nag-materialize. I don't know if 2021 po makapag-materialize na yung so film. Hindi pa kayo napag-trabaho? Nakapagtrabaho na po kami nung December. Pero po, cameo lang po yun. So, ilang days lang ako sa movie. Opo. Magkasama kayo. Servando Magdamag. Opo. Servando Magdamag. Love Diaz. Opo. Adventurous ka ba pagdating sa pag-ibig? Siguro nung bata ako. Na-witness niyo naman na po yun. wala naman akong tinatago pagdating dyan sa buhay ko. You've witnessed me. Fall in love and have my heart broken and only to rise up again. opo, when I was younger, pero siguro ngayon, mas dinavalue ko po yung energy ko, yung oras ko, yung buhay ko, yung emotions ko. Kaya medyo hindi na po tayo ganun ka-adventurous. Okay, congratulations. Good, di ba? Congratulations. Magagaling kayo lahat ni Chay Direct Mouth.